Sa mga maiinit na balita, ngayon tanghali. Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong buwan ng Setyembre ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Simula na ngayong araw ang pinalawak ng kapasidad sa mga pampublikong sasakyan. Naisumite na ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng maaaring kapalit ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa puesto. Bumalik na po ang bansa sa pre-Delta variant pandemic level batay sa pagsusuri ng Okta Research Group. Sumuko ang isang mataas na leader at ilan pang miyembro ng New People's Army sa Sultan Kudarat kasunod ng pagkamatay ni Kaorius. Inaasahang mas maraming domestic workers ang pahihintulutan ng makapasok sa Singapore sa susunod na 3 buwan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, November 4, 2021. At una sa mga balita ngayong tanghali. Simula na ngayong araw ang pagtataas ng kapasidad sa ilang pampublikong sasakyan sa Metro Manila at karating lugar. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad kaugnay sa pagsunod sa mga bagong patakaran. Kaugnay niyan, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live sa Quezon City. Asher, ano ang mga naging epekto ng pagtataas ng kapasidad sa mga pampublikong sasakyan? Ala, malaki ang nabawas sa pila ng mga pasahero sa mga bus, jeep, UV Express at mga tren. Ito ay matapos simulan ang pilot implementation na 70% passenger capacity increase sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila at karatig na lugar. Nabawasan ang napakahabang pila ng mga pasahero sa EDSA busway na karaniwang dinadagsa ng mga pasahero lalo pat may libreng sakay ito sa ilalim ng service contracting program. Maging sa mga linya ng tren gaya ng Metro Rail Transit Line 3, malaki ang ginhawa na naibigay sa mga pasahero. Yung kahapon, kagaya sa ibang relays, pangkalahatan ng mga relays natin, ano, ang nagkakaroon talaga ng mahabang pagpila doon sa ibaba, paakyat sa ating mga istasyon kasi nga kinokontrol ito pagdating doon sa platform. Ngayon, dahil nagtaas na tayo ng kapasidad sa loob ng tren, yung sitwasyon natin sa ibaba, malaking kabawasan ang nangyari doon sa pagpila. Kapansin-pansin naman sa mga tradisyonal na public utility jeep na hindi pa rin nagtatanggal ang mga ito ng plastic barrier. Anila, hinihintay pa nila ang formal na kasulatan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang makasiguro sila na hindi sila mahuli kung mag-aalis na sila ng mga plastic barrier. Ay, inaantay po namin yung memorandum. Baka mamaya pag biglang nagtanggal po yung karamihan sa amin tapos wala pang binababang memorandum, pag nahuli ka, syempre, violation na naman yun. Mahigpit namang nagbabantay ang mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IACT sa mga bumabiyahing pampublikong sasakyan. Ngayong umaga, nasa 200 driver ng UV Express at Jeep ang kanilang nahuli na karamihan ay nagsasakay ng punuan sa kabila ng limitadong kapasidad. Sinita lang ang mga ito sa ngayon bilang konsiderasyon sa unang araw ng pagpapatupad ng 70% passenger capacity increase. Ngunit nagbabala ang IACT na titikita na nila ang mga susunod panilang paglabag. Ella, sa ngayon ay narito tayo sa may EDSA North Avenue area kung saan makikita natin itong bus station dito sa EDSA Busway.
ay wala halos na nakapila. Mayroon daw ilan bagamat ngayon ay hindi naman rush hour, pero may mga ilang pagkakataon na mahaba pa rin ang pila ng mga pasahero dito. Makikita natin bagamat walang bus na dumadaan sa kasalukuyan, pero ito parating na yung mga bus at nakapagpupuno naman agad dyan ng mga pasahero dahil mas malaki na nga yung naisasakay nilang mga pasahero sa bawat bus. Ella. Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong buwan ng Setyembre. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.25 million na mga Pilipino ang nawalan ng negosyo o trabaho sa nasabing panahon. Narito ang report ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang dahilan ng pagkawala ng pagkakakitaan ng mga ito? Aga bunsod ng masamang kalagayan ng panahon at pagtatapos ng harvest season, pinakamarami ang nawala ng trabaho sa sektor ng agrikultura at forestry noong September 2021. Sa preliminary data ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Subalit sa kabuuan, 4.25 million ang nawala ng trabaho o katumbas ng 8.9% unemployment rate sa bansa sa buwan ng Setyembre. Mas mataas ito sa 8.1% na naitala noong Agosto. Ayon pa sa PSA, ang September unemployment rate ang pinakamataas ngayong taon. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila. 862,000 ang ibinaba ng bilang ng may trabaho o negosyo sa agriculture at forestry. Sinundan ito ng manufacturing sector at information and communication. Samantala, aga bumaba naman sa 14.2% ang bilang ng mga underemployed noong buwan ng Setyembre. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz. Tatlong libong estudyante sa dalawang paaralan sa Pasig City ang nakatakdang bakunahan kontra COVID-19 ngayong araw. Para sa detalye, may ulat si Janice Inhente live. Janice, ano mga paaralan ito at ito bang mga babakunahan ay mga enrolled students ng eskwelahang yan? And ang mga junior at senior high schools, ito nga mga estudyante na babakunahan ngayong araw dito sa Pasig Sports Center. Nakatalaaba nga ito sa dalawang paaralan ng lungsod sa Banggahan at Pinagbuhatan High School. 6 na bus ang idineploy ng Pasig LDU para mag-transport ng mga batang babakunahan kasama ng kanila nga mga magulang mula sa eskwelahan patungo sa vaccination site. Ayon kay Dr. Joseph Panaligan, Pasig City Health Officer, katuwang na nila mismo ang Schools Division Office sa pagbabakuna sa mga bata kung saan ang paaralan na ang nagbibigay abiso sa mga magulang at estudyante sa schedule ng pagbabakuna. Isa rin ito sa strategiya ng lungsod para masiguro mas malawak at maraming mga estudyante mula sa pampublikong eskwelahan ang mababakunahan kontra COVID-19. Dagdag pa ni Panaligan, paghahanda na rin ito sakaling payagan na ng pamahalaan ang face-to-face classes sa National Capital Region. 3,000 estudyante ang target ng Pasig LDU na babakunahan ngayong araw. Ayon kay Dr. Panaligan, nasa 46,000 students mula sa mga public schools sa Pasig City ang target nila nga mabakunahan sa loob ng 12 araw. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga private schools para sa vaccination naman sa mga estudyante sa mga pribadong eskwelahan. Nagsasagawa na rin ng LDU ng iba't ibang registration drive para masigurong makakasama sa pagbabakuna ang mga bata sa komunidad. Kahapon, higit 1,000 mga batang edad 12 hanggang 17 sa lungsod ang nabakunahan kasabay na pagsisimula ng general pediatric vaccination. At Ella, tuloy-tuloy ang pagdating ngayon ng mga batang babakunahan ngayong araw dito sa Pasig Sports Center. At so far, wala pa namang napaulat na nakaranas ng malalang epekto o adverse effect ng COVID-19 vaccine. At magtatapos naman itong pagbabakuna sa mga estudyante hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Ella? Janice, meron bang nangyayaring sitwasyon kung halimbawa yung anak nila ay babakunahan pero yung mga magulang ay hindi pa bakunado? Pwede ba silang sumabay na? Ella, sa ngayon dito sa Pasig City,
sa Pasig Sports Center. Sa ngayon ay mga estudyante pa lang ang binabakunahan. Pero sa ibang LGU kasi, Ella, ay nagpatubad nga sila ng Vax 1 Take 1, which is yung mga magulang na hindi pa nababakunahan. Gaya dyan sa Navota City, yung mga bata na babakunahan, nakasama nila yung kanilang mga magulang na hindi pa nababakunahan, ay sinasama na rin. Pero so far ngayon dito sa Pasig City ay hindi pa naman ganun ang ipinapatupad nila Ella. All right, maraming salamat Jenny Sinhente live na nag-uulat mula sa Pasig City. Nasa 1,591 na lang ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Ito na ang pinakamababang bilang mula noong Pebrero. Ayon sa Okta Research, indikasyon ito na bumalik na ang Pilipinas sa pre-Delta variant pandemic level. Ang kabuuan ng balita ihahatid sa atin ni Aiko Miguel live. Aiko, ikinukonsidera na bang wala ng paglobo ng kaso dahil sa Delta variant? At ayon dun sa datos ng Okta, ilan na lang yung naitatalang kaso kada araw sa bansa at maging sa NCR, Aiko? Yes, aga wala na ngang nakikitang surge ang Okta research dulot nga ng Delta variant. At sa datos ng Okta, hindi na umaabot sa 4,000 ang naitatala sa bansa kada araw itong 7-day average ng COVID-19 infections sa Pilipinas. Sa National Capital Region naman, nag-average na lang ito sa 600 cases kada araw. Ang anim na rehiyon sa NCR Plus 8 nasa low risk at ang Cebu City nasa very low risk na sa ngayon. Itong sitwasyon na ito ayon sa Okta ay kagaya ng case trend noong Hulyo sa National Capital Region at noong Marso sa buong bansa na wala pang surge o paglobo ng kaso dulot ng Delta variant. At ayon pa sa Okta Agaw, posible pang bumaba sa very low risk ang classification sa bansa kapag nagsimula na ang booster dosing sa hanay ng healthcare workers at maging ang pagbibigay ng third dose sa senior citizens o age sector at sa mga immunocompromised individuals. May posibilidad pa rin anyang tumaas ang COVID-19 cases sa Pilipinas gaya sa ibang bansa dahil sa waning effect ng bakuna, kaya kailangan talagang makapagsimula na rin ang rollout ng booster dosing sa Pilipinas. Paalala lang din ng Okta Aga, kailangan masunod pa rin ang health and safety protocols kontra COVID-19 kahit na marami na sa populasyon ng bansa ay bakunado na at ang itinatutupad na alert level system restriction sa Pilipinas. Ito'y upang hindi na muling lumobo ang kaso pagkatapos naman ng holiday season. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Aiko Miguel. Balik eskwela na sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cambodia. Kalinsabay ito ng maigting na pagpapatupad at pagsunod sa health protocols. Para sa detalye, narito ang report ni Rodel Blaza. Dahil sa matagumpay at maayos na resulta ng paon ng pagbubukas ng ilang mga eskwela noong Setyembre sa Cambodia, pinasimula na nitong Lunes ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. 15 hanggang 20 mag-aaral lamang ang pinahihintulutan sa bawat silid-aralan. At tiniyak naman ng mga lokal na otoridad na malinis at disinfected na ang mga paaralan bago nagbukas ang mga eskwela. Matapos ang halos isang taong online schooling, ikinagalak naman ng isang magulang ang development na ito. Okay din po magbalik eskwela kasi po medyo nahirapan din po ako sa online school ang anak ko. At iba pa rin ang may nakakasalamuhang bata. Umapila naman ang pamahalaan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak kontra COVID-19. Ipinagbawal din ang outside food vendors upang makasunod sa health safety measures. Rodel Blaza, UNTV News and Rescue, Cambodia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ng nasa 100,000 mga turista ang isang sikat na island tourist destination sa Malaysia kasunod ng pagpasok ng bansa sa endemic phase. Narito ang ulat ni Maya Barquez. Sa pasimula ng endemic period sa Malaysia, nakapagpapatuloy na muli ang mga tourism activity sa bansa. Kabilang dito ang travel bubble project sa Langkawi
na napagtala ng mahigit 100,000 visitors sa loob lamang ng isang buwan ayon sa Tourism Arts and Culture Ministry. Nakatulong din sa tourism activities ang pag-aalis ng interstate travel ban noong October 10. Sa reopening naman ng mga museum, nakapagtala ng 47,000 visitors mula August 7 hanggang October 24. Bukod dito, tumaas din ng 30% ang occupancy rate sa 4-star at 5-star hotels noong nakalipas na buwan. Inaasahang makatutulong mga ito upang muling mapasigla at makatulong sa recovery ng turismo sa Malaysia. Sa kasalukuyan, 96% ng full vaccination rate sa adult population ng bansa. At patuloy pa rin ang downtrend sa daily positive cases at fatality rate sa kabila ng pagluluwag ng mga restrictions sa ilalim ng endemic stage. Maya Berquez, UNTV News and Rescue, Malaysia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinananawagan na rin ang Akbayan Party List at Akbayan Youth na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Narito ang live report ni Dante Amento. Dante, ano ang dahilan ng Akbayan bakit gusto nilang kanselahin ang COC ni Marcos? Magandang tanghali, Ella. Hindi umano karapat-dapat na manghingi ng boto si Marcos sa taong bayan dahil siya ay convicted particular sa tax evasion case noong 1995 at matibay itong dahilan para tuluyan siyang madiskwalipika sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Bukod dito, nagsinungaling din anila si Marcos sa kanyang COC. Bitbit ang kopya ng blown-up na annual income tax returns, nagsagawa ng taxpayers protest action ang Akbayan Party List at ilang miyembro ng Akbayan Youth sa harap ng Commission on Elections o COMELEC ngayong umaga. Ella, nais nilang agarang aksyonan ng COMELEC ang inihaing petisyon na layong kanselahin ang kandidatura ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. Una ng kinestyon ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, ang timing ng paghahain ng petisyon na layong kanselahin o i-deny ang kandidatura ng dating senador. Ito umano ay isang uri ng gutter politicking o maruming pamumulitika. Sa kabila nito, tiniyak ng kampo ni Marcos na sasagutin nila sa tamang panahon at forum ang nasabing petisyon. Sa ngayon, Ella, ay hinihintay pa anila ng grupo ni Marcos yung kopya ng reklamo mula sa Commission on Elections. Tinawag din ang grupo ni Marcos na propaganda ang petisyon na batay umano sa kanilang inisyal na impormasyong natanggap. Ito ay may karamihan ng laman nito ay ang nakaugalian ng paraan ng pang-aatake ng mga dilawan. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nilagdaan na ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police kahapon ang isang kasunduan na magbibigay katiyakan sa maayos na koordinasyon sa investigasyon sa mga insidenteng may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay pinirmahan ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar at NBI Officer in Charge Eric Distor sa presensya ni Justice Secretary Minardo Guevara. Ayon sa DOJ, layo ng MOA na isaayos ang proseso sa pagitan ng dalawang law enforcement agencies sa kampanya kontra droga. Inaasahang magbibigay daan din ito sa ikabibilis ng pagresolba sa mga nakabinbin at hinaharap na mga kaso. Naisumite na ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangalan na maaaring pamilian bilang kapalit ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa puesto. Ngunit hindi naman tinukoy ng kalihim kung sino ang limang opisyal na inirekomenda niya sa Pangulo. Para sa ibang detalye, narito ang live report ni Leia Ilagan. Leia, ilan at kailan isinumite ito ni Secretary Anyo sa Pangulo?
Ella Martes ng umaga nang isumite ni DILG Secretary Eduardo Año kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng 5 opisyal ng pambansang pulisya na maaaring nga pamilyar ng Pangulo bilang kapalit ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar. Si General Eleazar kasi ay nakatakdang magretiro sa November 13, Sabado, kasabay ng kanyang ika-56 na taong kaarawan. Ngunit hindi naman pinangalanan ni Secretary Año kung sino-sino ang 5 opisyal na isinama niya sa listahan na maaaring pamilihan ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Secretary Año na base sa seniority, merit o husay sa trabaho at magandang reputasyon ang magiging batayan niya sa pagpili sa irerekomenda sa Pangulo. Ella, kung rule of succession nga ang susundin ang mga mista ni General Eleazar na miyembro ng command group ang posibleng pamilian. Kinabibilangan ito ni na Deputy Chief for Administration at Administrative Support on COVID-19 Operation Task Force or ASCOT Commander, Police Lieutenant General Joselito Veracruz, at si Deputy Chief for Operations at Joint Task Force Coronavirus Shield o JTF Civil Shield Commander, Lieutenant General Israel Efrain Nixon. Kabilang din Ella sa command group si Directorial Staff Chief Lieutenant General Junardo Carlos na mula sa PMA Maringal Class of 1988. Ngunit bukod sa miyembro ng command group, matunog din ang pangalan ng mga magmimista na sina Directorate for Operations Police Major General Rodel Sermonia, Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Director Police Major General Albert Ferro, at si Police Regional Office 3 o ngayon ay kakapromote lang nito na Director ng Civil Security Group Police Brigadier General Valeriano De Leon. Ang mga ito naman ay mula sa PMA Makatao Class of 1989. Lumulutang din ang pangalan ng magmista mula sa PMA Sambisig Class of 1991 na sina National Capital Region Police Office Director Police Major General Vicente Darao Jr. at si Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Fillmore Escobal. Batay Ella sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga pinagkakatiwalaan niyang one star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng PNP Chief. Ang magiging kapalit Ella ni General Eleazar ay ang ikapito ng PNP Chief sa ilalim ng Administrasyon Duterte. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan Live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Bumuelta si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa mga bagong akusasyon sa kanya ni Pangulong Duterte na sila umano ni Senator Richard Gordon ay tiwali. Samantala, ipinagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa sinasabing questionabling transaksyon na pinasok ng gobyerno sa pagbili ng medical supplies. Narito ang report ni Harlene Delgado live. Arlene, ano ang sagot ng senador at ano-ano rin ba yung inaasahan ngayon sa pagdinig? Aga, mariin ngang itinanggi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang paratang ni Pangulong Duterte sa kanyang public address kahapon kung saan sinabi nitong hindi siya magiging presidente kung kurakot siya gaya umano ni Drilon at Senator Richard Gordon. Sa isang pahayag aga, sinabi ni Drilon na hindi siya kurak. Pinahahalagahan anya niya ang pagsunod sa moral standards at panuntunan ng isang public official simula nang pumasok siya sa serbisyo publiko noong 1986. Wala rin anyang bahid ang kanyang record at malinis din anya ang kanyang konsensya sa kanyang 32 taon sa serbisyo kahit kailan ay hindi anya siya nakasuhan ng korupsyon sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Bukod din anya sa kanyang mga batas na inakda sa 23 taon bilang senador, ang tanging legasiya na gusto anyang iwan ni Drilon sa pagre-retiro sa susunod na taon ay ang kanyang malinis na pangalan. Sa pagsisimula naman aga ng 14 ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong tanghali, sinabi ni Gordon na hindi na niya ito sasagutin dahil patutsada na lamang ito ng Pangulo. Pero binalikan nito ang isang sinabi umano ni Pangulong Duterte sa isang talumpati noong 2017. Marami rin akong ninakaw, pero naubos na. Inamin niyo po yan, admission against self-interest. Marami rin akong ninakaw, pero naubos na. Period.
corruption is really out during my term. Yun po, yun lang ang sagot ko, Mr. President. Kaya na umamin na kayo ay nagnakaw sa gobyerno. Hindi po kami nagsabi niyan. Kayo ang nagsabi. Aga, sa ngayon wala muli si Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ngayong araw at ang iba pang opisyal mula sa Executive Department. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Arlene, itong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig, ano, hanggang kailan, roughly, may inilabas bang timetable kung kailan ito matatapos, Arlene? Aga, sa ngayon, wala pang definite na naibibigay si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon kung kailan matatapos itong Blue Ribbon Committee hearing. Pero nung nakaraan aga, ay naglabas na siya ng preliminary o yung posibleng lalamanin ng kanilang committee report. Abangan natin yan aga kung kailan ipapaikot yung final na committee report ni Senator Gordon. At doon aabangan aga kung kailan niya isusponsor o ire-report itong committee report sa plenary. At doon aga doon natin may masasabi na tapos na itong hearing ng Senate Blue Ribbon. Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado. Isang mambabatas ang naghain ng isang resolusyon na layong ipatanggal ang seminar at exam sa pagre-renew ng driver's license. O license, narito ang ulat ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang dahilan ng mambabatas bakit pinatatanggal ang driver's education? Na base sa House Resolution number 2325 na inihain ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, hindi ito kinakailangan at walang legal na basihan ang ipinatupad ng Land Transportation Office na Comprehensive Driver's Education o CDE sa mga magre-renew ng kanilang driver's license. Ayon sa mambabatas, kung ang basihan anya ng LTO ay ang Republic Act number 10930 o ang Rationalizing and Strengthening the Policy Regarding Driver's License, ay wala namang anyang provision sa batas na ito na kinakailangan ng isang certification sa CDE para sa renewal ng driver's license. Para mawala ang kalituhan, ayon sa House Deputy Speaker, kasabay na inihain niya ang House Bill number 10430 na siyang mag-aamyenda sa ilang sections ng RA 10930 na ginagamit na basihan ng LTO sa pagkuha ng seminar at exam. Dagdag pa ng mambabatas, sinabi ng LTO na walang bayad ang CDE sa pamamagitan ng LTO portal, pero sa mga LTO accredited driving schools anya, aabot sa 1,000 hanggang 3,000 pesos ang sinisingil para dito. Maaari anya itong pagmulan-muli ng korupsyon kaya nang ipinatupad nito na vehicle emission testing requirement. Kahapon November 3, ipinatupad na ng LTO ang bagong requirement sa pagre-renew ng driver's license at pag-i-issue ng 10-year validity ng lisensya sa mga kwalipikadong driver sa National Capital Region. Ella? Alright, maraming salamat. Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa Rizal. Lumalabas sa ginawang investigasyon ng United Nations at Ethiopia ang mga ulat ng war crimes tulad ng torture, pagpaslang sa mga sibilyan at gang rapes. Samantala, isang kababayan naman ang hindi natuloy ang planong pagbabakasyon sa Pilipinas matapos suspindihin pansamantala ang passenger flights ng Ethiopian Airlines. Narito ang ulat ni Kat Dumaraos. Posibleng may war crimes at iba pang crimes against humanity na nagagawa ang lahat ng panig sa Ethiopia sa loob ng isang taon ng madugong civil war sa bansa. Bata ito sa ginawang investigasyon ng United Nations at Human Rights Commission ng Ethiopia. Sentro ng komprehensibong ulat ang rebel province ng Tigray kung saan nakakalap ng mga testimonya tungkol sa massacres, torture at sexual violence mula November 2020 hanggang June 2021. Nilabas ang ulat kasunod ng deklarasyon ng 6-month state of emergency at 2 araw matapos sabihin ng Tigrayan forces na patungo sila sa Kapitolyo o sa Addis Ababa upang pabagsakin ang gobyerno. Pinaghahandaan na ni Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed ang security forces ng kanilang armas upang maipagtanggol ang sarili laban sa Tigray People's Liberation Front. Samantala, isang kababayan naman na supervisor sa isang hydroelectric company sa Kontakoisha, Ethiopia, ang iniulat ang kanyang kasalukuyang sitwasyon.
aniya maayos naman ang kanyang kalagayan at malayo sa Tigray kung saan mayroong mga kaguluhan. Ipinaabot din ito ang kanyang mensahe para sa pamilya. Magdasal tayo, may awa ang Diyos. At kayo dyan, mag-ingat din dahil sa pandemic. Alam natin na sa panahon ngayon, hindi tayo komportable dahil nga sa pandemic. Mag-ingat rin kayo dyan para kahit papaano medyo magkaroon ako ng lakas ng loob dito na kahit malayo sa inyo, makapagtrabaho ng maayos sa awa tulong ng Diyos, may magkakasama-sama rin tayo loobin. Salamat po sa Diyos. Isang taon nang di nakakauwi si Mang Danilo at hindi natuloy ang plano nitong pagbabakasyon sa Pilipinas ngayong Nobyembre. Pansamantalang sinuspindi ng Ethiopian Airlines ang passenger flight operations nito pa Manila, bunsod ng pagkalugi dahil sa pandemya. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalubong ng pagkatalo ng Democratic Party si US President Joe Biden pagbalik galing sa Europe trip. Ito'y dahil nabigo ang pambato ng partido sa Virginia election. Narito ang report ni Clarence Shaughnessy. Nahaharap sa political challenges si US President Joe Biden at nanganganibang legislative agenda ng kanyang administrasyon sa Capitol Hill. Ito ay dahil sa project of law si Terry McAuliffe, ang Democratic candidate sa gubernatorial race sa Virginia. Sa New Jersey naman, too close to call ang labanan. Nangangamba na ang mga Democrats sa magiging kapalaran nila sa paparating na midterm election sa November 2022. Tinalo ang kandidato ng administrasyon sa Virginia ni Glenn Youngkin, isang Republican, sa pamamagitan ng mahigit 2 percentage points. Una nang nagbabala si McAuliffe at kanyang mga kaalyado na ang kawalan ng kapasidad ni President Biden na maipasa ang isang sweeping social safety net expansion ay makakaapekto sa kanyang kandidatura. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang mas maraming domestic workers ang pahihintulutan ng makapasok sa Singapore sa susunod na 3 buwan. May ulat si Cherise Longboen. Unti-unti nang papapasukin sa Singapore ang migrant domestic workers sa oras na humupa ang COVID-19 infection sa bansa at sa rehiyon. Uunahin ng Ministry of Manpower o MOM ang mga pamilya na may caregiving needs tulad ng senior citizens. Papayagan din ang pagpasok ng mga domestic workers sa mga bahay na may healthcare workers upang makatutok sa kanilang trabaho ang frontliners. Bumaba ang bilang ng mga pinahihintulutang pumasok na domestic workers mula 3,400 noong Enero hanggang Abril sa 900 na lamang noong Mayo dahil sa pangamba sa COVID-19 variants. Pabor naman ang isa nating kababayan sa hakbang na ito ng Singapore. Marami din ako mga kaibigan matagal ng pending. Sana tuloy-tuloy na silang makapasok dito at para kumita at makatulong sa pamilya. Tutulungan naman ng pamahalaan ang mga pamilyang hirap sa pinansyal na aspeto sa usapin ng COVID-19 tests at accommodation sa dedicated quarantine facility para sa mga bagong dating na domestic workers. Cherise Longboen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang paaralan sa Bicol Region na makakasali sa pilot testing ng face-to-face classes. Samantala, naghahanda naman ang ibang universidad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbabakuna sa kanilang mga empleyado at mga estudyante upang makasali sa face-to-face classes. At upang bigyan tayo ng update sa pilot implementation in-person classes at bakunahan, may live report si Dan Hersalia. Dan, ilan na ang nadagdag na paaralan para sa pilot testing ng face-to-face classes? Yes, Ella.
Nadagdagan ang mga paaralan sa Bicol Region na pinayagan ng Department of Education na sumali sa pilot testing ng face-to-face classes mula sa November 15. Kung noon ay tatlong public school lamang ang sa Masbate province ang pinayagan, ngayon nadagdagan pa ito ng anim na eskwelahan mula sa tatlong probinsya sa rehiyon. Ang mga nadagdag na public school ay ang mga sumusunod: Buena Vista Elementary School sa Sorsogon, Tirik-Tirikan Elementary School sa Camarines Sur, Balanac Elementary School sa Tandura Elementary School, Tapas Elementary School at Malama Elementary School sa siyudad ng Ligao sa Albay. Una nang sinabi ng Department of Education Bicol na tumigil ang ahensya sa pag-assess ng mga paaralan na maaaring makasali sa face-to-face classes, kaya naman inaasahan na madadagdagan ito sa mga darating na araw. Samantala, sinisikap naman ng ibang paaralan sa Bicol Region na maabot ang herd immunity upang makasali sa face-to-face classes na bubuksan ngayong Nobyembre. Sa Catanduanes State University, target nitong mabakunahan ang 11,061 students bago magtapos ang taon. So ang talagang pinaka-objective natin is herd immunity, and we can only do this by vaccinating our students and employees. Sa kasalukuyan ay nasa 1,928 o 71.6% pa lamang ng mga mag-aaral ang nababakunahan. 94.67% naman sa mga empleyado ang nabakunahan na. May nakalaang 1,000 doses ng Gamaleya Sputnik vaccine sa mga mag-aaral ng KATSU at target itong maibakuna hanggang bukas. Pero nire-ready natin lahat po. Gaya nga ng sabi ko, may playbook tayo na hinahanda for gradual transition to face-to-face mode. Pero syempre, mga magulang, yung mga kabataan, yung komunidad mismo, batay sa ating pakikipag-usap sa kanila, gusto nila yung seguridad at health ng kanilang mga anak ang priority. Ela, sa ngayon, puspusan ang pag-aayos ng mga school building na nasira ng bagyo noong nakaraang taon, at under renovation naman ang mga nasa 50 taon ng building, at isang playbook ang inihanda ng universidad para sa setup ng muling pagbubukas ng face-to-face classes dito sa lalawigan ng Catanduanes. At yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ela. Alright, maraming salamat, Dan Herceria, live na nag-uulat mula sa Vera, Catanduanes. Muli pang nalagasan ng puwersa ang New People's Army matapos na sumuko ang isang mataas na opisyal at 7 miyembro sa Sultan Kudarat. Narito ang ulat ni Val Villaflor live. Val, gaano na ba karami ang sumukong NPA dyan sa Sultan Kudarat at ano yung dahilan ng kanilang pagbabalik loob? Aga umakyat na sa 110 na mga komunista ang sumuko sa militar sa Sultan Kudarat, South at North Cotabato at sa Rangani province nito lamang taong 2021. At ang isa na nga rito ang commander o platoon commander ng Far South Mindanao Region na kinilalang si Alias Simon at 7 pang miyembro nito na sumuko sa 7th Infantry Battalion sa Sultan Kudarat kahapon. Ayon kay Westmincom spokesperson Major Andrew Linaw, sumuko ang mga ito dahil sa kawalan ng suporta mula sa pamunuan ng NPA at sa pagkapaslang sa tagapagsalita ng National Democratic Front of the Philippines na si Ka Oris. So nagugutom sila ito ngayon, plus pandemic pa, plus nabatay pa yung leader nila. So nasusuffocate sila ngayon, lumilit yung mundo nila. And better way is a right decision is mag-surrender. Kasamang isinuko ng mga ito ang isang 7.62mm M14 rifle, dalawang .30 Garand rifle, isang Browning automatic rifle, isang 45 na baril at dalawang homemade shotgun. Aga, isasailalim sila sa rehabilitation program upang matanggap ang benepisyong ilaan sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program. At yan ang latest dito sa Western Mindanao. Balik sa iyo, Aga.
Well, yung mataas na opisyal at yung ilang miyembro pa ng NPA ano, na sumuko, ay mayroon ba silang nabanggit o mayroon bang sinabing pahayag na maaaring may sumunod pa sa kanila dahil nga dito sa nangyari sa kanilang organization, Val? Aga, walang naging pahayag ang mga sumuko, pero ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command na si Major Andrew Linaw, inaasahan nila aga ang pagsuko ng mas marami pang NPA dahil nga ang naging sitwasyon nila ngayon aga, marami ng mga una ng sumuko at napas lang pa nga itong leader na si Ka Oris. At ayon nga kay Major Andrew Linaw, malaking tulong ito aga sa paparating na eleksyon para mamantini ang kapayapaan sa darating na halalan. Aga? Okay, maraming salamat, Val Villaflor. Sinira na kaninang umaga ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at Cavite City LGU ang mga saprahan o mga ilegal na pangisdaan na nakatayo sa Manila Bay. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Benedict Samson live. Benedict, gaano ba karami ang mga illegal fish pen dyan sa lugar? Ella, batay sa ibinigay na datos ng DENR ay may 32 nga saprahan nga yung nakatakdang gibain dito sa karagatang sakop ng Cavite City. Ito'y matapos ang ibinigay na notice ng pamahalaan sa mga may-ari nito na mag-self-dismantling na. At kanina sa isinagawang operasyon ay may mga nakita pa rin na nakatayong saprahan na agad namang giniba ng mga otoridad. Ella, ang saprahan ay isang uri ng fish trap na gumagamit ng malakas na ilaw sa panghuhuli. Anila, bukod sa ipinagbabawal ito, ay ang pinapayagan lang sa Manila Bay ay ang mga tahungan at ang talaba. Batay sa inisyal na datos ng DNR ay nakatakda nilang gibain ito sa loob ng 3 araw. Ella, sa ngayon ay nagpapatuloy nga yung operasyon ng PCG, DNR at DPAR dito nga sa may karagatang sakop ng Cavite City. At target nga nila, Ella, ito na magiba sa loob ng 3 araw at handa rin sila mag-extend kung hindi nila magigiba ito kagad. At nakahanda rin sila na makipag-usap pa sa ibang LGU na may coastal area gaya ng Noveleta, Kawit at sa Bacoor City upang nga makausap na rin at matignan yung mga saprahan na nakalatag doon sa may karagatang sakop ng mga naturang bayan, Ella. Benedict, matagal na ba yung saprahan o illegal na pangisdaan na nakatayo dyan sa Manila Bay? Ella, ayon sa PCG, no, may ilan dito na mga bago lang dahil nga yung mga luma na ay nasisira dahil nga kawayan, gawa lang ito sa kawayan at nagtatayo uli sila ng panibago. At itong ang ginawa ng operasyon na to ay patuloy naman daw ayon sa PCG at plano nga nila lahat ng mga may-ari nito ay makausap upang mailipat o magkaroon ng alternatibo nga pagkakakitaan lalo na ngayong mga maapektuhan itong mga operasyon ng pamahalaan, Ella. Meron bang ibibigay sa kanilang penalty o parusa? Ella, kanina walang nakipag-ugnayan nga no na may-ari kasi nga nang maglagay sila ng notice wala naman nakipag-ugnayan nila sa kanila, Ella. All right, maraming salamat Benedict Samson live na nag-uulat mula sa Cavite. Sa gitna po ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay sinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay, kung mayroong kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling mapanood ang CNews, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 2, Versikulo 6 na nagsasabi, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat po sa Diyos.